Please like and subscribe my channel, and also press the bell icon, so that you will never miss out if I have a new video uploaded in this channel. So yun guys, ano, panibagong WhatsApp na naman sa inyo lahat. Parang gago lang eh. So guys, wala tayong ibang pag-uusapan ngayon sa video na ito, kundi about Kind Master na naman, kung paano ginawa ito. Guys, panoorin nyo muna. So guys, sana magustuhan nyo itong video na to. So kung magugustuhan nyo to, don't forget to like and subscribe naman sa channel ko guys. So maraming maraming salamat sa inyo in advance. So simulan na natin to guys. So guys, ano, ang una natin gagawin ngayon is i-record muna natin yung video na i-edit natin mamaya. So ito na nga, ginagawa ko na. So, pagkatapos nyan guys is open the Kind Master, syempre yung ginagamit nating apps para gumawa ng special effects. Open natin yan guys, click natin yung parang cross, yun yan, yung ratio na yun. Tapos click natin yung video na na-record natin para magsimula na tayong mag-edit. Click yan, then click nyo yung check sa taas para makapagsimula na nga tayong mag-edit. Pabalik-balik ako guys. So ngayon guys, ang gagawin ko muna is i-arrange ko muna yung mga video. Tatanggalin ko lang yung mga hindi ko kailangan. Bali, iiwan ko lang yung mga i-edit ko. So guys, click mo yung parang gunting kung may gusto kayong tanggalin sa mga video nyo. Yan, dyan nyo lang pwede i-adjust. So ngayon guys, ang una ating gagawin para makapagsimula tayo, gawin yun is click natin yung layer guys, then click natin yung media, maglagay tayo ng layer guys, then select natin yung background. Tapos pag naselect natin yung background, piliin natin yung kulay itim na color. Adjust ko lang siya guys. Wait lang. And guys, wait lang. So, palitan natin siya ng color. Gawin natin kulay green. Yan. Select natin yung kulay green. Then, and guys, plano ko lang siya. So, and guys, select natin yung parang yawe. Yun yung nasa gilid. Teka lang, i-zoom ko guys. Yan, yan, yan. Yan, select nyo yan para makagawa tayo ng animation. Dyan guys, yan sa parang yawi na yan, dyan kayo pwedeng gumawa ng mga picture o video, green screen video na pwede nyo gawing animation. Makagawa kayo ng animation dyan. Yung gumagalaw guys, alam nyo yun. Yan. Kayo yung basta ganyan. Nakikita nyo naman eh. Ko lang alam kung paano i-explain. Pasayin siya na kayo. Ayan guys. Tatakpan ko lang yung buong katawan ko. Ng kulay green na ano. Parang hirap dito ha. Ayan guys. Yan. No. Susundan ko lang yung lakad. Tatakpan ko nga eh. Tatakpan ko nga ng kulay green. Ganda guys. Medyo matagal kasi itong gawin itong ganito guys eh. Kaya pag nag-e-edit ka, kailangan matyaga ka guys. Hindi yung pwede yung... Kailangan matyaga ka. Yun lang. Tapos guys, select natin yung check. Kasi nga, tapos na ako mag-animate. Guys, tingnan nyo guys. Yan, yan yung gusto kong parating kanina. Di ko lang kayang explain. Yung gumagalaw na ano. Yan, yan, ganyan, yan, yan, yan. Pwede kayo mag-animate ng picture o video na green screen.
So guys, i-ano natin siya, i-export. Yan yung, ito yung first process natin para magawa yung nakita nyo kanina. Export natin siya, guys. So sa pag-export naman, guys, depende sa ginawa nyong video, ganun din siya katagal. Kung mas maraming layer, mas maraming edit-edit na ginawa mo, mas matagal yung exporting. Pero pag konti lang naman yung mga in-edit mo sa video mo, madali lang, tulad na ito. Yan. So ngayon, guys, open natin ulit yung KineMaster. Select natin yung ratio na yan. Same ratio pa rin. Yan. Tapos select natin yung video na in-export natin kanina. Click nyo lang yan. Tapos click nyo rin check para makapagsimula tayo ulit sa ating second process para gawin yung video. Yan, guys. So itong video na to, guys, gagawin natin siyang layer. Punta muna tayo sa media. Select natin yung camera. Kasi bale, yung sinelect ko, guys, yung hindi ko yung video na hindi ko inedit. Yung copy ng video na hindi ko inedit. So magka-capture lang tayo ng plain background ng yan, nakikita nyo naman eh. Capture lang natin yung plain background, tapos syempre delete lang natin, hindi naman natin kailangan yan. Bale, kailangan lang natin dyan yung background kasi itong isa na edit ko na to eh. So i-delete din natin yan. Duplicate muna natin siya, guys, as a layer. Pagkatapos na i-delete din natin yan yung nasa taas. Yan, delete natin siya. Tapos punta tayo sa media ulit. Select natin yung kinapture natin na image kanina. Yan, guys, select natin yan. Tapos i-drag lang natin siya, guys. Depende kung gano'ng kahaba rin yung video natin, guys. Tapos select natin yung layer. Tapos pindutin natin yung parang box na yan. Select natin yan, yung nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Ginanyan ko po ka specific yung video natin, guys, kasi may mga bagay na hindi ko talagang kaya i-explain. Tapos select natin yung chroma key. Select natin yan, tapos palitan natin yung kulay na kulay green. Kasi kulay green yung ginamit natin eh. So ngayon, i-adjust lang natin siya. Guys, yan, successful. Yan, okay na siya. Yun. So ngayon, guys, render na natin siya. Export pala. Export natin siya ulit. So guys, move na tayo sa third process. Open the KineMaster ulit. Tapos click natin yung same ratio na click natin kanina. Tapos select natin yung video na in-export natin. Select the check para makapagsimula tayo ulit. So yun, guys. Sige, sinisipon ko siya ako eh. Pero hindi to COVID, guys. Yan, select natin yung layer. Select natin yung media. Guys, parang tanga. Tapos select natin yung pixel lab. Yan, guys, may in-edit kasi ako, guys, eh, na anino-anino. May in-edit ako kanina sa pixel lab na magsisilbing anino ko. Kasi mainit, guys, eh. Mainit kasi yung nasa video eh, kaya kailangan may anino para mas realistic naman. Hindi naman ganun ka-realistic, pero at least, di ba? Medyo may katotohanan yung dating kasi may anino nga. Tapos, syempre, guys, dito sa video na to, parang hindi ko ata matuturo dito yung paggawa ng anino-anino na to. Pero madali lang naman yan, guys. Select nyo lang yung alpha opacity. Yan, adjust natin yan. And guys, yan. Tapos select natin yung, wait lang, adjust ko muna. Adjust muna natin siya. Select natin yung animation. In animation,
Select natin yung fade. Then adjust na natin siya ng konti siguro. Mga 2. Pwede na sa akin yung 2. So tingnan natin. Yun, ayos. Tapos i-animate natin to para gumagalaw rin yung anino natin, oh. So, gumagalaw tayo. Dapat yung anino rin gumagalaw, di ba? Kaya animate natin siya. So, yun guys. Medyo okay na sa akin yung siguro. Yan lang. Pero guys, nasa sa inyo po yun kung paano yung... Kumbaga, discarte nyo to. Kanya-kanyang discarte naman yan, eh. Sa akin to yung discarte ko. Yan. Nilagyan ko siya na parang anino-anino para mas kapani-paniwala. Guys, animate ko lang siya. Yan. Check natin. Click natin yung check. Then, click natin yung out animation. Select natin yung ulit yung fade. Yun, oh. So, okay na sa akin yung 1. Wala nang adjust-adjust. So, ito guys. Select natin yan. May ka-capture tayo guys. Select natin yung capture and save. Yan. So ngayon, yung tinapture natin kanina is ililayer natin yun guys. Yan. Punta tayo sa media. Select natin yung tinapture natin kanina. Yan. Select the capture image. Click this. Then select natin yan. Select natin yung picture, tapos yung check. Select natin to. Then, select that. Yung hati. Guys, ilagyan ko siya ng ganito guys para, ano, kasi napuputol yung katawan natin, eh. So, dapat, yung anino rin putol, diba? Kumbaga yung anino gumagaya sa atin. Click the animation, fade. Makikita nyo naman yan, eh. Fade. Okay na sa akin siguro itong 1. Ngayon guys. So ngayon guys, tingnan natin yung kalalabasan ng video guys. No? Para yung mga hindi ko kaya explain, nakikita nyo naman eh. Yan. Yan guys, oh. Tingnan nyo, pagmasdan nyo yung anino guys. Yan, naputol siya guys. Kasi nga, naputol din yung katawan ko. Yan. Baga parang, yan. Kaya nilagyan ko ng ganyang klaseng layer. So, yan. Panoorin natin yung video. Click muna natin to guys para matapos-tapos na ako. Yan. Split ahead. Split at play ahead pala. Click natin yung check. Nagagawin ba ako dito eh. Click natin yan. Pero sabi ko nga guys, kanya-kanya discarte lang yan. And guys, pwede tayo makapag-create dyan ng tawag dito. Sa pan and zoom naman guys, pwede tayo makapag-create dito ng fake camera movement tulad ng ginagawa ko ngayon. Yan, gumagawa ako ng fake camera movement sa pamamagitan ng pan and zoom. Yan. Yan guys, oh. Diba? Kahit wala namang nagbi-video sa akin nung nire-record ko to, pero parang meron na rin kasi nga kompleto, all in one na kasi itong KineMaster natin eh. Yun, oh, pinopromote yung KineMaster. So ngayon guys, nilalagyan ko na lang siya ng ano, ng fake camera movement para yung tipong medyo may korte yung video natin, no? Kala mo may nagbi-video sa atin pero wala naman. Kasi nga gumagalaw siya. Yun yung tinatawag na fake camera movement. Yan, alam nyo na guys na dito sa KineMasters, pwede tayong makapag-create ng fake camera movement gamit yung pan and zoom. And guys, kayo na magano. So hindi naman siya ganun ka-realistic yung edit natin, pero pwede na rin para sa akin. Guys, export natin siya.
So guys, dito na magtatapos ang ating video. So paalala ko lang ulit, no? Don't forget to like and subscribe. Goodbye!